ito, Lian, syempre nung bago mag-pandemic, or hindi, nung nag-pandemic na lahat tayo naapektuhan, yes. Diba? Ikaw, paano mo hinarap yung mga moments na yon? Paano mo, naiisip mo pa ba na may mga blessings na dumadating? Anong so, pakiramdam? Nung pandemya, syempre unang reaction, di ba? Parang galit, tsaka lungkot, kasi hindi ko rin alam kung paano magbabago yung buhay ko. Tsaka mahirap din para sa lahat ng musikero tsaka singer na wala ng events, di ba? So talagang mahirap. So una, nalungkot ako. Tapos, naisip ko na lang, okay, ano yung mga bagay na grateful ako? What things am I grateful for? So, nag-start ako mag-gratitude journal. Ano yung para sa diary? Yes, yes. So, sulat lang na, okay, what are the things you're grateful for today? So, nililista ko siya. 1, 2, 3, 4, 5. Kahit ano man yon, ulam, masarap na ulam, masarap na almusal, o kaya may sinabing maganda sa'yo ng kaibigan mo, kapamilya mo, so yun. Magandang start yon pag talagang nawawalan ka na rin ng pag-asa. Yes. Yes. So pwede din mag-start pala sa maliliit, no? Mm-hmm. Kasi wala ka namang family pa, diba? Yes. So okay na makita mo yon. Imagine tayo na ang dami nating kailangan isulat. Yeah. Kasi ang dami na namin. Yes. Dami tayong... Marami tayong mga bagay na magiging grateful, especially pag parents na mag-uumpisa sa mga anak, yung ganyan. So sa'yo, maganda rin yun para sa mga millennials na nanonood sa atin na pwede kahit sa maliliit na bagay mag-start kang maging grateful. Yes, diba? Correct. Yung everyday. Oo. Kasi minsan nakakapagpasaya din yun. Oo. Tapos yung mga bata kasi ngayon, ano na lang, thumb lang nakikita na nakukuha na nila yung mga gusto nila. So parang hindi na masyadong na-value yung pagiging grateful sa mga maliliit na bagay. Kaya, yeah. Ano po siya? Attitude of gratitude. Yes, attitude of gratitude. Oo nga. Pero speaking of pandemic nga, talagang nasabi mo nga din kayo na marami ka talagang natutunan, di ba? Okay. Isa ba dito yung natutunan mo is yung pagiging plantita mo? Yes. So, nag-adapt po kami ng dalawang plants recently. Nakuha namin sa Quezon City Circle. Shout out sa mga tao sa Quezon City Circle. Yes! Tsaka pandemic friendly kasi diba outdoors naman siya. So, bumili kami ng dalawang plants. At yung basehan ng pagbili ng plants na to nakakatawa kasi maganda sila. Maganda yung itsura nila. There's one na parang malaki yung leaf. And then I try to water it every other day. And then may app ako sa phone na nagre-remind sa akin na i-water yung plant na yun. Ang galing, oo. Minsan kasi nakakalimutan eh. Correct. At saka nakaharap tayo lagi sa phone, so siya na mag-remind sa akin. Exactly. Oh, exactly.